The race is on. Sino nga kaya ang makakaimbento ng bakuna kontra COVID-19? Banyaga kaya o Pilipino? Hindi biro ang hirap ng mga kababayan nating OFW o Overseas Filipino Worker. Dagdag kalbaryo pa na ang iba sa kanila ngayon dinapuan ng COVID-19. Today I woke up coughing and my nose was bleeding. Katulad ng OFW na frontliner trainee nurse sa France na si Klein. Hindi pa talaga kami aware na merong contaminated patient dun sa mga inaalagaan namin. Headache, tapos nilagnat ako ng one day. Dumating naman yung sore throat ko. Nanginginig ako sa lagnat ko. Tubong Pampanga si Klein. Bagamat nakabuo na rin siya ng kanyang pamilya sa France. Baby, I'm here. Pero mula nung nagpositibo siya sa COVID, sa video call na lang niya ang mga ito, nakakausap. Wala nang pera, wala kang trabaho, wala na lahat. So, Panginoon na lang yung pwede mong kapitan. Sabi ko, I'm really asking for your miracle. Hindi pa ako ready mamatay. Umabot sa puntong hirap na hirap na si Klein sa paghinga, kaya nagpaalam na siya sa kanyang pamilya. Mentally, gusto ko pa rin mabuhay, but spiritually, I prepared myself. Sabi sa kanya, let your will be done. I have 39.5 degrees. This is my last video, I think. Pero makalipas ang 5 araw, this is my last day. I already removed those because I know how to do it. I threw everything there. Si Klein, nag-negatibo na sa COVID-19. I'm ready to go. Hello. Hello. I missed you. So much, Mama. Me too. Napakaswerte na natin pala na humihingi na lang tayo. Tatagan yung sarili mo. Magtiwala sa Diyos na hindi kanya pababayaan. Ayaka kulit. As of now, I'm joining one project that we are going to make 300 PPEs donations to certain hospitals in Pampangas. Sa linggong ito, buong tapang muling sumabak sa serbisyo si Klein. Lagpas 3 milyon na ang tinamaan ng COVID-19 sa buong mundo. Mahigit 200,000 ang namatay. Kaya doble kayod ngayon ang lahat sa paghahanap ng bakuna pangontra sa virus. Sa United Kingdom, nagsimula na ang clinical trials. Ang bakuna sinubukan sa 2 scientist. Well, I'm a scientist, so of course I want to try and support science, the scientific process whenever I can. I think you can never fully exclude any sort of potential risk. You have to walk in faith in these things. Sa Oxford University sa England pa rin, isa sa ilalim na sa human testing ang naimbento nilang bakuna. Kung magiging maganda ang epekto nito, baka raw sa Setyembre, handa na ang bakuna. Itong mga scientists natin working at the vaccine. Dito naman sa Pilipinas, si Pangulong Duterte nag-alok ng milyon-milyong pabuya sa makakahanap ng bakuna. I'm raising the bounty to 50 million. Meron na po tayong 4 na gamot na sinasubject po natin sa clinical trial involving Filipino patients. Hydrochloroquine, remdesivir, liponavir, ritonavir, at interferon.
Ayon sa Department of Science and Technology, bukod sa virgin coconut oil, sinusubukan na rin ng mga eksperto ang mga halamang gamot katulad ng lagundi at tawa-tawa, pangontra pa rin sa COVID-19. Isa sa sinasabing epektibong lunas ngayon sa mga may mild hanggang severe cases ng COVID-19, yung pagsali ng plasma mula sa mga COVID-19 survivor o yung tinatawag nilang convalescent plasma therapy. Ang plasma mula sa dugo ng gumaling sa COVID-19, nagde-develop daw ng antibodies na maaring pampalakas naman ng immune system ng pasyenteng kasalukuyang nakikipaglaban sa COVID-19. Convalescent plasma ay ang dilaw na likido mula sa COVID-19 survivors. Mayroong mga antibodies sa kanilang plasma na maaring lumaban sa virus. Ang proseso na ito ay tinatawag nating passive immunity. Antibodies na panlaban sa impeksyon. Kaya yung mga gumaling na, iniinganyo ngayong mag-donate ng kanilang plasma. What you've done? Hindi ba kayo nakukonsensya na disgrasya yung batang ipinahuli ninyo? At sa linggong ito, ang nag-donate ng kanyang plasma, siya na nagvo-volunteer, ang isa sa mga naunang napabalitang nagpositibo sa COVID-19, ang premyadong aktor na si Christopher Boyet de Leon. Nagpaunlak siya at ang kanyang misis na si Sandy Andolong ng interview. Hi, Miss Sandy. Hi, Mr. Boyet. It's good to see you po. Kamusta ho kayo? And thank you for this interview. Yes. Thank you then for giving us the opportunity. Pwede ho bang ikwento nyo sa amin paano ho nyo nakuha itong COVID-19? Wala akong fever. I would only take mga antihistamine or to address the cold. Meron silang nakita nung nag-CT scan, X-ray. Ano ho yung initial reaction nyo when they said that you were positive? Very shocking and unnerving. Pag narinig mo, positive ka, eh, no? Kasama ko si Sandy, nagpa-test din siya. Fortunately, negative yung result sa kanya. Pinanood ko lang siya na nahatid siya ng mga nurses to another building. I was not allowed to go with them. Sa inyo po, how did that feel like when they said that your husband is positive for COVID-19? Na-shock ako kasi siya ang, I know, was very, very clean with himself. Nagulat ako na, ha? Ikaw ang nahawa pa of all people. Ang fear ko was towards my children and the people in the house. Most especially my wife, a KTE patient. Mababa ang immune system niya. Yun yung pinagdadasal ko na, sabi ko, huwag naman po na pati ang asawa ko magkaroon nito because this will be very delicate. I was praying 24/7. I watch yung mga channels, may mga pastors, priests, everything that I can hang on to. I just cried and cried all night. I just prayed to God. I know you have plans only for us. I know we have a reason for doing this, but please, sabi ko, forgive us our sins, forgive us. Have mercy on us, God. Especially those who are affected by this COVID-19. After 7 days, you know, you can go home na. You are much better. Dito, quarantine ako ni Sandy. So, in other words, Mr. Boyet, parang yung healing nyo was more spiritual than physical. Yes, reason I was healed is because it's not of my strength. It is all the strength of our Almighty God who's giving it to me. Ang galing. Amen to that. Buhay pa siya! Pero bukod sa takot, masasabing swerte pa rin si Boyet dahil hindi niya naranasan yung mga matinding sintomas ng coronavirus. This kid is not just ordinary pneumonia. Marahil daw, dahil bago pa man siya tamaan ng virus, maingat na siya sa kanyang sarili. At regular na nag-e-ehersisyo. Lahat ng anong pwedeng ehersisyo or breathing definitely is very important. Sabi ng doktor sa akin. Pwede ho bang paturo kung ano ho yung mga breathing exercises na ginagawa ho ninyo for others to learn also. Ipinademo namin sa kanya ang ilan sa lung exercises na ito. Ganyan. Para lumuwag yung baga. You forward ka ng 1 foot forward.
Tapos ito po, yung ganyan, stretch para mag-expand. Ito, importante din yung ganun po. Ay, yung ginaganon-ganon ho natin. 1, 2, 3, 4. Tapos, ito, importante to. Pati upper. Yung ganun. Huli po natin, Mr. Boyet, yung kamay na nasa likod. Mga ganito. Oo, ayan. Yan. Oh, aray. Tapos yung parang ang baby. Okay. Nakadapa ka, tapos i-stretch mo yung likod mo. No, may importante lang ako sasabihin. Tatlong linggo matapos siyang magpositibo sa COVID-19, ang magandang balita. Negative ang resulta ng pangalawa niyang test. Na-receive ko yung negative result ko after Resurrection Day. The next day, right after. Easter Monday. Yes. Yun yan, joke ko sa kanya, na-resurrecta. Sa ngayon, on call pa rin daw si Boyet. Kung kinakailangan, handa siyang muling mag-donate ng kanyang plasma. Kailangan pala fresh. Hindi yung ano, naka-freeze. Ang sarap po siguro sa pakiramdam na knowing na yung plasma na kinuha sa inyo would heal somebody. Baka ito yung calling na kaya siguro ako nagkaroon ng ganito para makapag-donate ako. Dekada 80 nung nag-cruise ang landas ni na Boyet at Sandy. Sa pagkumpas ng iyong kamay, aking landas ginagabay. Nag-iisang tiyak sa 1,000 duda, silong sa iyak at pagluluksak. Nagkaroon sila ng 5 anak, sina Rafael, Miguel, Gabriel, Mariel at Mika. 4 sa mga ito, nasa abroad ngayon. Tanging ang bunso lang na si Mika ang kasama ni na Boyet at Sandy. Kung puso ko ay imama. Pamilya sila ng mga survivor. Napakaraming mga pagsubok na dinaanan. Taong 2014, nagka-cancer ang pangalawa nilang anak na si Miguel. Sa sumunod namang taon, si Sandy sumailalim sa kidney transplant. Talo nito lahat ng telenovela na napagdidahan na ni Mr. Christopher De Leon at lahat ng pelikula. Dumadating ho ba sa punto na tinatanong nyo ang Diyos? Bakit kami na naman? No, I didn't question him. Ano lang, kumapit lang talaga kami sa kanya. I know we'll go through this. My prayer was groaning. I was groaning every day. Strong prayer, especially for a mother. The Holy Spirit understands your groaning. Sobrang lalim na iyak. Hey, Primo! There's Dada! Makalipas ang 1 taon, si Miguel gumaling sa cancer. We would video call them almost every night. And then in the middle of our conversation, we would give them verse from the Bible for each meeting. And we would explain and then discuss it with them. And then after that, yan, kalokohan na nila. Yes. Tell them stories. Stories. How I courted her. Then it almost ended with, puro mga I love you. Maligaw man at mawala, at
that we've come into a full circle in our marriage. We've weathered all of the storms that life has thrown to us because of our deep commitment and love for each other, but more so because of God's love for us, of our faith and trust in Him. We've been through a lot. Ups and downs. Turns and bumps and right and left adversities, but you still turn me. Baka ho may mensahe kayo kay Miss Sandy, Mr. Boyet. Lagi kong pinasasalamatan ng Diyos na walang nahawa sa inyo. Nakita ko yung halaga mo sa buhay ko. Oo. Lalo akong napamahal sa iyo. Tama ba? Lalo kang napamahal. Oh, lalo kang napamahal sa akin. Nakita ko ngayon kung gaano kakalakas. In spite of her condition. Miss Sandy, kayo naman, pwede ho ba kayong magbigay rin ng mensahe kay Mr. Boyet? Kung nag-positive ka, what went through my mind was, sana ako na lang. Okay na ako. Huwag lang yung asawa ko. Nakita ko yung lalim ng pagmamahal ko sa kanya. Kahalagahan niya sa buhay ko at sa buhay ng mga anak namin. Mahal na mahal kita. O ako meron nun, ha? Mahal na mahal kita. Uy, mahal na sa bawat kailan, sino't saan, ikaw lamang na kasagutan. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.